Dahil pa rin po sa walang prenong taas presyo ng krudo, masasagawa ng Tigil-pasada ang grupo ng mga tsuper sa Bacolod. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, maayong aga! Maayong aga, Maris! Dahil umaalma at umaaray na ang mga tsuper bunsod ng mataas na presyo ng petroleum products, isinusulong na ng sektor ng transportasyon ang Tigil-pasada kontra oil price hike. Kasado na ang Tigil-pasada ng United Negros Drivers Operators Center o UNDOC kasunod ng walang prenong taas presyo sa produktong petrolyo. Pinangangambahan nilang umabot ng hanggang 100 pesos kada litro ang presyo. Handa raw ang kanilang grupo na pangunahan ang Tigil-pasada. That's why nagpatawag kita Unity Forum para wala basulay, wala balalamangay, wala asang discrimination, kag hindi mangin fake news ang matabo. Posible rin umano makiisa sa planong Tigil-pasada ang grupong Federation of Bacolod City Drivers Association o FEBACDA. Wala tanta pa nga ang mga driver na mag-drive, mangita na ang problema, manang gobyerno. Sa isinagawang Unity Forum ng grupo, na pagkasunduan na sa halip na 5 araw ay gagawin na lang na 2 araw ang Tigil-pasada na nakatakda sa March 21 at 22. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, isang maliit na oil company na nakabase sa poblasyon oksidental sa bayan ng Consolacion, Cebu, ang nagpatupad ng oil price rollback simula kahapon. Kaya maaga pa lang ay pinilahan na ito ng maraming motorista upang samantalahin ang matitipid nila sa presyo ng gasolina. May mga motorista na galing pa sa ibang bayan ang pumunta para magpagasolina. Ang rollback ay 3 pesos and 60 centavos kada litro sa gasolina at 5 pesos and 85 centavos kada litro sa diesel. Ayon sa management ng gasolinahan, mula Marso 10 hanggang Marso 13 ipapatupad ang kanilang oil price rollback hanggang sa maubos ang kanilang old stock. Nakapagpa-deliver na raw sila ng bagong stocks at mas mahal na ang kuha nila dito. Nagtulungan na sa paghuhukay sa makapal na putik ang mga residente matapos magka-landslide sa mining area sa barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. Dahil patuloy pa ang pag-ulan, pahirapan ang ginawang retrieval operation ng mga rescuer. Pinangangambahan ring gumuho ang parte ng minahan. Ilahang tunnel, ibubaw sa ilahang bunkhouse. So, pag hulog sa yuta, so, natabunan itong ilang portal. Kaning isang portal guard po ni siya. Apil ang ilang mga bunkhouses. Na-recover ang bangkay ni na Gilbert Ayop at Crisanto Canope ng mga taga Matis City, Davao Oriental. Nagpapatuloy pang retrieval operation para sa 2 minero na sina Henry Canupin at alias Dodoy Elipe. Based sa report sa mga naapo dito, nanay mga signs nga nagasigi na o move ang kwan. Na-advise na po ni sila ng kuwan sa area, evacuate. Maris, patuloy pa rin ang panawagan ng transport sectors na suspindihin na ng national government ang VAT at excise tax sa oil products. Samantala, ibinaba ng IATF's Alert Level 1 ng Iloilo City na epektibo hanggang March 15. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Maris? Madamang salamat, Caitlin Revilla. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.